to my channel. For today's video guys, pupunta tayo ngayon ng Nagoya. From Pilipinas, balik tayo Nagoya. So, sasakyan ulit natin ay Cebu Pacific. So, as for today, wala akong RT-PCR. Walang hinahanap. Update ko lang guys, hindi na ako hinanapan ng RT-PCR. Yan lang. May kukwento ako about sa bagahe. Explain ko kung ano yung rules ng bagahe ng Cebu Pacific. Kasi medyo nagka-problema ako sa bagahe. Pero nagawa ng solusyon. So mamaya after ko dito sa immigration update. So ito ngayon medyo mahaba ang pila. Madaming tao kasi medyo late hours na ako. 5:40 na. So my flight is 7 a.m. So, dapat mas maaga talaga. Parang walang abeya. Ayan, medyo nalit ako ng konti. So, update ko later, guys. Hi, guys. Ayan. So, tapos na ako sa immigration. And then, nakuha ko na yung bagahe ko. I mean, pumasok na ako dun sa X-ray. And then, pupunta na ako ngayon sa gate 104. Ayan. Medyo nagka-aberya ako dun sa bagahe ko kanina kasi. So, punta na tayo sa gate number 4. Ayan, medyo dito sa after na immigration, dadan kayo na x-ray. Kailangan hubarin nyo yung shoes nyo. Tapos, laman ng packet nyo. Yung lahat ng laman ng packet nyo, kailangan ilagay nyo sa tray. Pati yung hand carry nyo, lalagay nyo sa tray. So, ito na ba yung 103? Gate 104 tayo. So, hirap pa lang bumiyahe na walang medyas kasi magyayap pa ka dun sa may dadaanan mo na x-ray. Kaya dapat pala, kung naka-heels ka ng ganito, dapat may medyas ka na maliit kasi magbuhubad ka. So, magyayap pa ka, hindi mo alam yung mga inaapa ka, hindi ka malinis sa mga. So, ito pala siya guys. Papunta tayo ng 1 gate, 104. May madadaan kay restaurant dyan. May Starbucks, may Kenny Roger, may coffee. Pero sarado pa at this moment kasi 6 a.m. pa lang. And so, lakbayin natin. Papuntang gate 104. So, nasa gate 112 na tayo. So, I think pababa yung gate dito. So, medyo malayo yung lakaran. So, tara guys. Biyahe tayo hanggang Japan. Yung nga pala, update natin guys. Wala na pala tayong babayaran na tax pag resident, permanent resident na tayo. Kukuha ka lang ng papel dun sa exemption, tax exemption. Tax exemption. So, ibig sabihin, wala na tayong babayaran na tax kapag permanent visa ka na sa Japan. Basta kukuha ka lang ng papel doon sa travel tax. Bibigyan ka, pag nakita kasi nila yung alien card mo na permanent ka na, wala nang babayaran, mangyayari, bibigyan ka lang ng papel. Tapos babalik mo doon sa check-in counter. Ayan lang. Wala na. Hassle lang pag nagkamali yung mga bagahe mo. So, lesson number one, dapat pag Cebu Pacific yung sasakyan mo, hanggang 2 luggage lang, hindi ka pwede mag-excess ng 32 kilos. Dapat 32 and 20 kilos lang. Kasi yun lang na mga additional. So, hanggang 2 bagahe lang. Okay. Hi guys. Ayan. So, nandito na ako sa waiting sa gate 104. Ayan, nandito na kami. 6:50 na. Time check. Siguro yung flight namin is 7 o'clock. So, siguro mga 45 baka papasok na kami. Pero hindi naman ako late. So, may tindahan dito sa tabi. Ayan. Tapos, ayun lang yung waiting. Gate 104. Ayan. So, may CR din. So, very convenient naman din yung pagpasok papuntang Japan. Pag Cebu Pacific yan, sasakyan mo. Ayan. So, sa lahat ng may booster na, hindi na natin kailangan ng RT-PCR. Wala din naman silang hinanap na SOS. Ewan ko kung totoo. Kasi ang sabi nila, kailangan daw yung SOS. Siguro, pero dinownload ko na rin yung SOS. Tingnan natin kung hahanapin pa sa Japan. Kasi kung hindi mo pa ma-download yun yata, tutulungan ka naman dun sa Japan. Pero as of today, wala naman hinanap sa akin kasi may booster ako. Yung papel, lagi niyang dadalhin. Pakita niya yung vaccination
na-vaccinated na kayo. Yan. So, update ko lang pagka ano yung hahanapin pagdating natin sa Japan. So, we'll see you guys later. Medyo malayo lang siya ng konti. So, ito yung pinaka-tube nung airplano. Medyo walking-walking tayo ng konti. Commercial shoot will be at 37,000 feet at its capacity. Hi guys! Ayan, so meron pa palang SOS. Kasi yung hindi pa nag-blue na SOS, pipila ulit sa left, yung naka-blue sa right. Hindi ko alam kung anong gagawin. So, tignan natin kung anong gagawin. Balikan ko kayo. Hi guys! Ayan. So, nandito na ako ngayon sa train. Ayan. Wala akong delay na, kasi yung SOS nga pala guys, ano, hindi ko siya natapos sa bahay. Tapos tinuruan nila ako doon. Very saglit lang, mga 5 minutes na tapos na. Tapos, pag yung mga naka-blue pala, hiwalay sa na. Yung red, ibig sabihin, hindi pa namin natapos. Yung mga naka-blue, tapos na yung, ano nila, yung SOS, yon. Tapos, after that, wala nang hinanap. Basta meron kang vaccination card. So, yun lang po sa ngayon. At, syempre, sinundo ulit ako ni Sisi Cindy at na-shock siya, pati ako sa dala ko. Hindi ko in-expect kasi yung pinamili namin, piling ko konti lang. Parang bato na yung mga
bigat niya. Kaya nagulat kami ng tinimbang. Kaya dapat pala, pag sumakay kayo ng Cebu Pacific, dapat guys, 32 kilos lang. 30, hanggang 32 lang yung excess. So, siya isa 20. Hindi ka pwede mag-oversize. Tapos hanggang dalawang baggage lang. So, sa akin, nag-plus akong 32. So, 52 lahat. So, dapat hiwalay yung 20, hiwalay yung 20. Ito, yung 32. Dapat hiwalay yung 32, hiwalay yung 20. Hindi ka pwedeng mag 34, tapos 16 or 17, mga ganun. Bawal po yun. Dapat 32 lang below. Yun. So, that's it for today, guys. See you around. At susundin kami na ni Kuya mamaya. Thank you, sis. Okay. Ang ganda-ganda niya ngayon. Tingnan mo the hair siya. And the pilik. Diba? As usual, maganda. Sis. Thank you, sis. Pasensya ka na sa kalabasa akong bit-bit. Hindi na maulit. Ayoko na ulitin. Nashock ako. Nagdalaban man ako ng Omega Pen Killer. Ng, kasi di ba pa-winter na Omega. Ito kasi mga ganyan. Ang bibigat pa nyo. Tapos may alcohol pa. So, lesson number one. Bawal magdala ng liquid. Ayoko na. Sobrang bigat. Sumakit katawan ko. Ayan. We're here. Ang init ka. Ano pa guys? 10 minutes pa tayo. Sis, no? Wala na 10 minutes. Ano na lang? 4 minutes pa, alis na kami. So, ayan. So, since mainit, hindi pa pala ganun kalamig sa Japan. Autumn pala. Nakaantan ako makasang. Oh, sexy. Kaya hindi makabad yung jacket. Alam mo ba, wala akong damit kahit isang pera asa dito. Ay, ganyan naman ako kahit ako. Iniiwan doon. Hi guys, ayan. Nandito na ako sa kotse nila. Sisi, Cindy, at andito ulit yung naghatid sa airport, si Kuya. Sis, thank you. Kuya, salamat po. Tapos, asawa na aking sis. Ikaw ang bagay, si Kuya. Jollibee ko? Pakabait. Jollibee! Nag-aya sila ng lunch, guys. Jollibee daw. Jollibee ikatayne. Kuya, salamat po talaga. Grabe. Ayan guys, so yung ano, sila nagbuhat ng... 26 sila, no? Opo. 26. February siya? February 4. Kaya may konting pili. Hindi, oh. Ayan, guys. Gusto ko lang mag-thank you dito sa dalawa. Sobrang bait sa akin. Bye-bye, love. Ayan, beautiful couple. Sarap nito. Ano nga ito? Ano? Hamburger, bacon. Ay, kuya. Plain hamburger lang. Cheese lang, bacon. Pero iba yung flavor sa'yo. Sa akin, teriyaki na mo. So, tandaan na natin. Ito yung masarap. Ito, sunod. Pero hindi ako. Ngayon ako nakain ng MacBook. Huh? Ayan, nasa Japan na ako guys. Dumaan muna kami dito sa McDonald's kasi hindi pa kami nag-lunch. So, ayan, gusto ko ulit mag-thank you kay Kuya at kay si Cindy na laging pagsundo sa thank you Kuya at kay sis sa paghatid at pagsundo sa akin sa airport. Nagulat sila ng pag-uwi ko kasi para akong may dalang kalabasa at saka bigas. Sobrang bigat nung maleta ko. Sobrang thank you so much sa couple na to. Sa lovely couple na to. I love you both. Thank you kuya. Nawawala yung susi namin. Naita? Bobo na hapon. Bakit? Nahulog.